Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng special inutak. Yes po, special po ito kasi marami po tayong ilalagay or may idadagdag po tayo dito na lalong magpapasarap dito sa ating inutak. Saktong-sakto ito guys, paparating ang tasko at pwedeng-pwede natin ipanghanda ito ngayon sa ating hapagkainan. At syempre hindi lang pwede panghanda ito, pwede rin po natin itong ipangbenta. Sobrang sarap ito guys at sobrang nagme-melt sa inyong bibig kapag kinain nyo siya. Ang simple na ng mga sangkap nito at ang dali lang din niyang gawin, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Dito meron tayong glutinous rice flour. Ayan, nabili ko lang ito sa palengke guys. Meron din po dito sa mga groceries. Kailangan natin dito ng 3 cups ng glutinous rice flour. Kamusta na pala kayo guys? Pasensya na ngayon ang ulit ako nakapag-vlog. Umuwi kasi ako sa amin. Ayan, nagbakasyon ang baker nyo. Pero ngayon, babawi tayo. Mas marami pa tayong i-upload ng mga recipes. Ilagay na rin natin yung ating 1/2 cup na sugar at saka konting salt. Then pagkatapos nito, isunod na natin yung ating mga liquid, yung ating evaporated milk. Ito yung brand na ginamit ko dito guys, yung Alaska Classic, kasi mas masarap talaga ito guys compared sa mga ibang brand. Pero pwede naman kayong gumamit ng ibang brand. Then sunod na rin natin yung ating coconut milk. Pwede rin po kayong gumamit ng yung nabibili sa palengke na niyog, tapos papapiga nyo na lang. Pero pag ito kasi nasa lata guys, mas matagal siyang masira compared sa mga nabibili sa palengke. Dalawang lata yung kailangan natin dito, bali tag 400 ml kada isang can or isang lata. Nag-add pa pala ako dito guys ng buko juice para lalong magpapalinam-nam dito sa ating inutak. Then imix lang natin ito hanggang sa madissolve na yung ating sugar at saka yung ating nilagay na rice flour dito sa ating mixture. Pagkatapos natin siyang haluin, i-strain lang natin siya ngayon or sasalain lang natin siya para maiwasan po natin yung mga lumps na masasama dito sa ating mixture. Ayan, nakikita nyo ba guys yung mga buo-buong rice flour na hindi na-dissolve. Ayan, kailangan talaga natin siyang salain para smooth yung magiging texture ng ating inutak. Hahatiin lang natin ngayon yung ating mixture sa dalawang portion, isa sa plate at isa naman dun sa ating ubi flavor. Tinimbang ko pala itong mixture natin guys, itong ginawa natin, bali 1.5 liters yung nagawa natin dito. So hahatiin na rin siya ng 750 kada isang flavor o yung ating para sa ating plain at saka sa ating magiging ubi flavor. Ayan, para naman dito sa ating ubi flavor, naglagay pa ako dito guys ng ubi halaya. Ito pa yung ginawa natin nakaraan. Ayan, naka-upload na yung recipe dito sa ating YouTube channel. Kung gusto nyo siyang gawin guys, ito yung best halaya na recipe ko. Ayan, pwede nyo siyang i-check sa ating YouTube channel. Then nag-add pa ako dito ng ubi flavored para dagdag color dito sa ating ubi halaya or ubi flavor na layer. Ayan, din i-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve lang yung ating halaya na nilagay natin dito. Pero hindi naman kailangan guys na dissolve talaga siya. Gusto ko parang yung parang may buo-buong halaya para yung nangunguya para mas masarap siya. Then dito naman sa ating plain, nagdagdag ako dito ng kinayod na buko or yung coconut guys. Yung pang buko salad, pero mas malambot ito guys dun sa pang buko salad. Mas maganda kung malambot yung ilalagay natin para mas masarap siyang nguyain. Kaya ako siya nilagyan ng buko para hindi masyadong plain yung ating yung white layer natin. Then ito, nakalimutan ko pala mag-add ng condensed milk doon kanina sa part ng naglagay tayo ng coconut milk at saka evaporated milk. Ayan, kailangan kung gagawa kayo guys, isabay nyo na lang siya doon kapag nilagyan nyo na siya ng coconut milk at saka evaporated milk. Ayan, bali 150 grams yung kailangan natin dito, bali tag 75 grams kada isang flavor. Or bali 1/2 cup yung condensed milk na kailangan natin dito, then hatiin nyo na lang yung 1/2 cup doon sa dalawang flavor. And ayan, ready na yung ating mixture. Then para naman sa ating molder, ayan, gumamit ako dito ng aluminum tray. Ayan, pwede kayong gumamit ng mas malaking aluminum tray. Halimbawa kapag kapanghanda nyo ngayong Pasko, para isahang lagayan lang siya. Naglagay lang ako dito ng konting oil. Ibabrush lang natin yung ating molder para hindi dumikit yung ating inutak. Set aside na muna natin ito. Then dito naman sa ating kawali, lulutuin na natin ngayon yung ating inutak. Una yung ating plain or yung nilagay natin ng buko. Continue lang yung ating paghalo guys hanggang sa lumapot na siya or hanggang sa mabuo na yung ating inutak. Sa mahinang apoy lang po para hindi po siya masunog. Para yung pagkaluto sa kanya, yung dahan-dahan, hindi po siya mahilaw. Tuloy-tuloy lang natin yung pagmix natin sa kanya na mga 8 to 10 minutes. Kung gusto nyo naman guys na classic na inutak lang yung gagawin nyo dito, skip nyo lang yung paglagay ng buko at saka paglagay ng buko juice at saka ng ubi halaya. Pero mas masarap guys kapag bibigyan natin siya ng twist.
Ayan, kapag ganito na yung texture niya, guys, parang buo na siya, parang dough na siya. Ayan, ibig sabihin, ready na ito. Patayin na natin yung ating apoy. Okay. Gumamit ako dito ng ice cream scooper para pantay yung paglagay natin sa kanya. Balitag, dalawang scoop muna yung nilagay ko dito, guys. Then, nag-add na lang ako kapag medyo kulang pa yung ating layer. Then, ayan, spread lang natin siya, guys, habang medyo mainit-init pa siya. Kasi kapag malamig na siya, guys, mahirapan na tayo mag-spread sa kanya. Ayan, ipantay lang natin yung layer ng ating inutak. Kung panghanda nyo naman ngayong Pasko, pwede nyo siyang i-bake lang, guys. Sa isang tray lang para isahang lagay lang at saka isahang bake lang siya. Same procedure lang din dito sa ating natira pang molder. Then dito, guys, nag-add pa ako dito ng cheese para balance yung tamis or yung lasa ng ating inutak para may konting alat siya. Quick melt yung ginamit ko dito, guys, para mag-melt siya at mahalo siya dun sa ating inutak. Ayan, pero ito naman ay optional lang pero mas masarap siya, guys, kapag lagyan natin siya ng cheese. Kung panghanda nyo ngayong Pasko, ayan, gawin nyo ng special or pangregalo nyo sa inyong mga kaibigan or mahal sa buhay. Ayan, then same procedure lang din dito sa ating ubi flavor, guys, na inutak or ng ubi layer natin. Ayan, ganun lang din yung gagawin natin. Mahinang apoy lang din, continuous lang din yung pag-mix natin hanggang sa mabuo lang siya or hanggang sa lumapot na yung ating mixture. Gumamit lang din ako dito ng ice cream scooper ulit para hindi po tayo mahirapan maglagay ng ating ubi layer. Kung meron kayo mas malaking lalagyan, guys, kapag gumawa kayo, mas maganda kasi ito, maliliit lang yung lalagyan natin. So, punong-puno siya. Mas maganda kung may allowance pa tayo kasi maglalagay pa tayo ng last layer mamaya ng cream para bago natin siya i-bake. Ayan, then same procedure lang din, guys. Ayan, ilalapad lang din natin siya. Ipipress lang natin siya, guys. Huwag natin siyang spread masyado kasi mahirapan tayo. Medyo sticky kasi siya, guys, at medyo mabigat. So, ganyan lang yung gagawin natin. Parang ipipress-press lang natin siya rin kapag may gap or may mga hindi nalagyan, guys. Dadagdagan nyo lang siya. Nagtira din pala ako dito, guys, ng dalawa na walang cheese. Then, ulitin lang din natin itong procedure na ito dun sa ating mga natira pang molder. Ang susunod naman natin gagawin yung ating pinaka last layer, yung ating coconut cream at condensed milk layer. Ayan, pagsasamahin lang natin yung ating coconut cream dito. Ayan, 3/4 cup lang ito ng coconut cream, guys, kasi tira lang ito. Then naglagay ako dito ng 1/2 cup na condensed milk. Then imix lang natin ito hanggang sa mag-reduce lang siya, guys, hanggang sa medyo malapot-lapot lang siya ng konti. Ayan, niluluto natin to, guys, kasi para hindi masyadong matagal yung pag-bake natin sa kanya kasi kailangan natin yung ibabaw niya ay mag-brown or yung parang sunog siya. Pero depende naman sa inyo, guys, kung gusto nyo medyo sunog talaga, pwede naman. Sa akin kasi dito, ayan, medyo light lang yung ginawa ko dito. Then, ayan, kapag ganito na yung consistency niya or texture niya, guys, ayan, pwede na ito. Nilagay ko lang siya sa measuring cup, guys, para mabilis or madali natin siyang ibuhos dito sa ating molder. Ito yung sinasabi ko kanina, guys, na kailangan na mas maganda sana kung mas malaki yung lalagyan natin. Kasi ito yung sa akin, guys, nakita nyo naman na punong-puno na siya. Ayan, kaya konti lang yung nalagay ko na coconut cream layer, ayan. Kaya kung gusto nyo medyo mas makapal yung coconut cream nyo na layer sa pinakalas, ayan, pwede kayong gumamit ng mas malaking lalagyan. Pero parang mas nakakaumay na kasi, guys, kapag dadamihan pa natin siya ng lagay, kaya sa akin okay na ito. Then, ayan, i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 10 to 15 minutes or hanggang sa medyo mag-brown lang yung ibabaw ng ating inutak. Ito na yung inutak natin. Ayan, sa akin, guys, hindi ko siya masyadong pinapa-brown kasi konti lang yung nalagay natin na layer ng coconut cream. Ayan, medyo manipis lang siya kaya binake ko lang siya hanggang sa mag-slightly brown lang yung ibabaw niya. Titikman na natin ngayon yung ating napaka-special na inutak. Ayan, napakasarap niya, guys, at sobrang nagbe-melt sa inyong bibig. Malalasahin natin yung white layer o yung white part na layer niya, guys, yung nilagyan natin ng buko. Nandun yung pagka-crunchy-crunchy ng buko kapag nginuya natin siya. Then nandun yung pagka medyo maalat na cheese. Then yung ating ubi halaya na napakasarap na special ubi halaya. Ayan, sobrang perfect combination silang dalawa, guys. Hindi rin siya matamis at hindi rin siya nakakaumay, kailin lang sakto lang yung nilagay natin na
sugar at ng condensed milk dito. Kung hindi ako nagkakamali guys, ayan, nag-originate itong inutak na ito dun sa Taguig Pateros kasi dati nakabili ako dun. Dun daw talaga yung maraming paggawaan nito. At saka kaya daw siya tinawag na inutak guys kasi yung texture niya para daw siyang utak kapag naluto na. Ayan, dagdag nyo na to sa inyong list, sa inyong panghanda ngayong Pasko. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.